Hunters vs. Boys. Napapailing ako habang pinapanood si Jessica sa screen ng monitor dito sa secret room ng silid ko. Hindi ko lubos sa klima at imniyang halikan ako sa labi sa kabila ng itsura ko. Tatakutin ko lang sana ito dahil pakaramdam ko hindi siya natatakot sa akin, pero laking gulat kong ako ang hinalikan nito. Napakatamis ng labi nito sa panlasa ko. Pakaramdam ko itinatangay ako sa alapaap habang hinahalikan nito. Hindi ko mapigil ang mapangiti at mapahaplos sa labi ko habang paulit-ulit na nagre-replay sa isip ang pagsayad ng mga labi nito sa tingin ko'y hindi pa nadatapuan ng ibang labi. Natatawa kong pinapanood ang maingat nitong paglabas ng kwarto. Naningkit ang mga mata ko habang nakatuon sa screen ang attention sa biglaang pagsulpot ni Alvin at nagpakilala ito sa kanya. Nagtagas ang pangako ng akayin ito sa kusina si Jessica at kasabay na nananghalian. Gustong-gusto ko na lumabas at puntahan sila pero pinigil ko ang sarili. Bakit pakaramdam ko inaagawan ako ng bagay na pag-aari ko na? Nagpupuyos ako sa inis habang pinapanood ang pag-aaskaso nito kay Jessica. Am I jealous? No way. Why should I? Mariin kong nakagat ang pangibabang labi ko habang kinakalma ang sarili. Parang gusto ko na tuloy hubarin ang pangit kong maskara at sabihin kay Jessica ang tunay kong katauhan. Natatakot ako. Natatakot ako na magkagusto ito kay Alvin dahil sino nga naman babae ang mas pipiliin ang daig pa ang alien sa kapangitan kumpara kay Alvin na napakagwapo at sikat na international male model. Napabuga ako ng hangin at itinuon ang atensyon sa ibang tauhan kong ako na naman ang pinag-uusapan. Sanay na ako sa pandidiri at pangungutya ng mga ito sa mukha ko. Kung alam nyo lang kung gaano kagwapo ang pinandidirihan nyo. Hindi rin lingid sa akin na palaga kong pinagtatawanan sa tuwing pinagkukumpara kami ng pinsan kong si Alvin. Ang hindi nila alam, magmumukhang pa lang ang Alvin na pinagmamalaki nila sa totoong anyo ko. Napabalik ang paningin ko sa gawin ng kusina kung saan nagkukumpulan sina Jessica at ang ibang katulong. Hindi na ako magugulat na maging ang mga ito ay kinatatakutan at pinandidirihan ng itsura ko. Pero laking gulat ko nang ipinagtanggol ako ni Jessica sa mga ito. Hindi ko na malayang nakangiti na pala ako habang pinapakinggan kung paano niya ako ipinagtatanggol. Ibig sabihin, hindi talaga siya natatakot at nandidiri sa akin sa kabila ng pangit kong anyo. Hindi rin nagtagal, muli itong umakyat ng fifth floor at maingat na pumasok ng kwarto. Nagpalingaling nga ito at dinala sa center table ang dalang pagkain. Pinakatitigan ko ito habang maingat na binuklat ang paborito kong librong nakapatong sa table. Kinuha niya ito at nagtungo sa pang-isang sofa at doon nagsimulang basahin. Tapos naman na niyang linisin ang buong silid kaya siguro kampante na siyang magpahinga. Nakakahanga lang na ang isang tagapagmanang tulad niya ay marunong sa gawaing bahay. Nag-iisa siyang anak ni Mr. and Mrs. Alvarez. Buhay prinsesa ang nakagas na nito pero hindi ko makitaan ang kaartehan at katarayan katulad ng ibang anak mayamang lumaking spoiled brat. Marahil pinalaki siyang may disiplina kaya hindi mapagmataas na babae, bagay na hinahangaan ko sa kanya. Lumabas na ako ng secret room dahil kumakalam na ang sikmura ko. Pasado alas tres na rin ang hapon at wala pa akong kain. Nakatulog na ito marahil sa pagod. Dahan-dahan akong lumapit at pinakatitigan ang malaanghel niyang mukha. Naluyo bigla ang lalamunan ko ng mapatitig sa nakaawang niyang labi na animoy nagaanyayang halikan nito. Buong ingat ko itong kinarga at inilipat sa kama. Umungol ito at sumiksik sa dibdib ko. Dahan-dahan ko itong inilapag pero para akong naligas na magmulat ang namumungay niyang mga mata. Ngumiti ito at iniyapos sa bato ko ang mga braso kasabay ng pagkabig nito sa akin palapit sa kanyang mukha. Ang gwapo naman ng knight in shining armor ko. Nandito ka ba para iligtas ang prinsesang ginawang alipin? Mahina pero may lambing na saad nito. Dalawin mo ako lagi kahit sa panaginip lang ha. Maramdaman ko man lang kung paano magkaroon ng totoong prinsipe sa buhay. Ngumuso ito at dinampian ng halik ang labi ko bago nakangiting pumikit. Dito ka lang. Muling bulong nito bago lumuwag ang pagkakayapos sa bato ko at tuluyang nakatulog. Maingat kong inalis sa pagkakaunan niya ang braso ko at inayos ang comforter nito.
Naupo ako sa gilid ng kama at hinaplos ang napakaganda niyang mukha. Nagmistula siyang anghel sa paningin ko at hindi ko mapigilan ang pagkabuog ng dibdib ko. Napahawa ko sa pisngi kong hinaplos nito at bigla ko napatayo. Ngayon ko lang na-realize, hindi ko ibinalik ang maskara ko kaya naman pala, inakala nitong prinsipe ako sa panaginip niya. Shit, dali-dali akong pumasok ng secret room at isunot muli ang maskara ko. Inayos ko itong mabuti bago lumabas ng silid at kinain ang dala nitong pagkain. Nangingiti ako habang kumakain dahil inaalala pa nito kung nakakain na ba ako o hindi pa. Likas siyang mabait, hindi lang sa panlabas na anyo kundi maging sa panloob. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko pero isa lang ang sigurado ako. Ayoko na siyang pakawalan pa sa piling ko. Kahit kalabanin ko ang batas, mapanatili lang ito sa tabi ko ay gagawin ko. Akin siya at wala na ibang pwedeng umangkin sa kanya. Kinagabihan, muli kami lumabas na ibang tauhan ko kasama sa Alvin para sa operation naming pakikipagpalitan ng armas at dollar sa mga banyagang galing Europe. Ito ang dahilan kaya umuwi si Alvin sa mansyon. Inuwanan kong tulog pa si Jessica kaya nagpaakyat ako ng hapunan nito at pinadlak ang kwarto bago iwanan. Mahirap nang masalisihan kahit pabantay sarado ang mansyon. Hindi ko maintindihan pero ngayon ay nakakadama na ako ng takot. At yun ay ang mawala si Jessica sa tabi ko. Jessica's personal voice. Buong araw kong hindi nakita si Hunter sa buong mansyon. Matapos kong linisin ang buong silid nito, malaya na akong nilibot ang buong mansyon. Mas gusto ko sanang makakwentuhan ng mga bagong kakilala kong katulong nito pero as usual, wala silang ibang topic kundi ang pintasan si Hunter. Kumukulo ang dugo ko sa tuwing mapapahagikik ang mga ito habang kinukutya ang amo. Nagpalingaling ako nang hindi ko na malayang nasa malawak na akong hardin dito sa likod ng mansyon. Naka-landscape ang buong lugar at may swimming pool sa gitna. Tanging roses lang na iba't iba ang kulay at laki ang nakapalibot sa buong hardin. Wala sa sariling napitas ko ang malaking roses na kulay dilaw. Sinasamyo ko ito at naupo sa gilid ng pool. Nangilid ang mga luha ko nang maalala ang magulang ko. Pinapahanap pa kaya nila ako? O iniisip na patay na ako? Mom, Dad, miss na miss ko na kayo. Itinapat ko sa dibdib ko ang pinitas kong bulaklak at pikit matang inalala ang masayang alaala namin nila Mommy. Lalo akong naluha hanggang sa napahagulhol na ako, yakap ang sarili. Kung sana'y hindi ko tinakasad ang mga bodyguards ko, wala ko ngayon dito. Dito sa lugar ko saan nakakulong ako sa kilalang pinakapangit at nakakatakot na nilalang. Napapitlag ako na may mga bisig ang mainit na yumakap mula sa likuran ko. Kahit hindi ko ito tingnan, alam kong si Hunter ito sa pamilyar niyang pabango at presensya na mabilis kong nakabisa. Hunter, tahan na baby. Palalayain din naman kita. Napatingala ako at pinakatitigan ito sa mga mata. Walang bakas na nagsisinungalin ito bagkus napakalungkot ng mga mata nito. Hindi ko maintindihan pero komportable ako sa bisig nito. Kabaligtaran ang nakikita at nararamdaman ko sa kanya sa mga pamimintas ng mga taong nakapalibot sa kanya. Kahit ito ang kinatatakutan ng lahat sa itsura at pag-uugali, ay hindi ko maramdamang mandiri o matakot dito. Nang kusa na akong kumalma, buong ingat nitong pinahid ang mga luha ko. Kinulong nito ang buong mukha ko sa dalawang malaki nitong mga palad. Bakit hindi ka natatakot sa akin? Mahina pero buo ang boses na tanong nito. Hindi ka ba natatakot na maaari kitang patayin ngayon mismo sa pagpasok mo dito? Walang ibang naglalakas loob na tumambay dito sa hardin, lalo na ang pumitas na mga bulaklak dito. Napanguwi ako at nakagat ang ibabang labi. Kita kong natigilan nito at nagtaas baba ang Adam's apple habang nakatitig sa akin mga labi. Jessica. Parang musika sa pandinig ko ang pagbigkas nito sa pangalan ko. Natatangay ako sa init na dala ng pagtitig nito kaya't wala sa sariling napakapit ako sa batok nito at pikit matang sinalubong ang mga labi nito. Natigilan ito, nakalaunay masuyong tinugo ng haliko. Naupo ito at hinila ako palapit sa kandungan niya. John, you're so soft and young, baby. I'm going to hell, proclaiming you like this. Bulong nito na lalong nagpasaya ng puso ko.
Saglit kong nakalimutan ang pangungulila ko sa mga magulang ko at tuluyang natangay sa mainit nitong mga labi at paghaplos ng palad sa katawan ko. Let's go back to our room, baby. Bago pa ako tuluyang matangay at ma-child abuse pa ako. May pilyong iting nakapaskil sa kanyang labi at nangingislap na ang kanina'y malungkot nitong mga mata. Nahiya kong inabot ang kamay nito at nagpatianod na nang hilahin niya kung papasok ng mansyon. Pinagtitinginan pa kami ng mga tauhan nito at ang iba'y pigil ang pagsupil ng kanilang ngiti. Parang wala lang naman kay Hunter ang reaksyon ng mga ito o sadyang manhid siya kaya hindi niya maramdamang pinagtatawanan kaming dalawa. Pinaniningkitan ko ng mga mata ang mga ito at iniirapan dahil ako ang nasasaktan para kay Hunter. Kung pwede lang ipatanggal ko na lahat ng mga tauhan itong nangungutya sa kanya ay gagawin ko. Pero sa uri ng kanyang trabaho, alam kong hindi ito basta-basta papayag. Napahinto ako ng matanaw sa dulo ng hallway ang lalaking gwapo nga ang anyo pero kinikilabutan naman ako sa presensya nito. Si Sir Alvin. Prente itong nakapamulsa habang naglalakad at may malapad na ngiting nakapaskil sa kanyang mga labi. Tumigil ito nang makatapat sa amin at ginawaran ako ng mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. Napakuyom ako ng kamao na nagpayuko kay Hunter at tinignan ang kamay naming magkahawak. Pilit ako ngumiti nang tumitig ito sa akin na may nagtatanong ng mga mata. Tara. Ani ko at nagpatiuna nang pumasok sa elevator. Sumunod din naman ito dahil hindi ko binabitawan ang kamay nito. Lima ko na pangiti dahil napapasunod ko ang mafia boss na ito. At nararamdamang may gusto din ito sa akin tulad ng pagtingin ko sa kanya. Nasa kabila ng itsura trabaho nito, kusang tumibok ang puso ko dito. Kumain ka na? Para akong kinikiliti sa uri ng tono nito habang iginiya ako sa mahabang sofa. Umiling ako at kiming ngumiti. Marami naman pagkain sa baba. Kumain ka sa tamang oras. Baka naman mga ngayayat ka niyan. Napanguso ako at pinalungkot ang mukha. Napaiwas ito ng tingin na ikinangiti ko. Confirm, loves din ako ng beast na ito. Beast sa paningin ng iba pero mistulang prinsipe sa paningin ko. Sumahan mo ako. Wala akong kasabay. Muling napalingon ito at dumaan ang pangingislap sa kanyang mga mata. Bakit hindi ka sumabay sa mga katulong doon? Ayoko. Nakakawalang gana silang kaharap. Muli ako nakaramdam ng inis nang maalala ang mga pangungutya nila dito. Sumbong ko kaya sila. Tumayo ito at dinampot ang cordless phone sa kanyang center table. Bring us food here. Motoridad nitong saan bago muling bumalik sa tabi ko. Bakit pakaramdam ko? Ikaw ang boss dito at ako ang alipon mo. Napahagikik ako at yumakap sa tagiliran nito. Ayaw mo ba? Malambing kong tanong. Mahina itong natawa kaya't napatingala ako. Naningkit ang mga mata nito at labas ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin na animoy alaga sa dentista. Ibang klase ka talaga. Anit at pinisil ang tungki ng ilong ko. Mayapay dumating na si Alona at Jane, dala ang trolley na puno ng pagkain. Maingat nila itong inilipat sa kaharap namin sa center table at magalang na nagpaalam. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pandidiri sa mga mata nila sa nadat ng posisyon namin ni Hunter. Nakiyakap ako sa tagiliran nito habang nakaakbay ang braso nito sa balikat ko. Hindi ka ba nahihiya? Muling tanong nito, pagkalabas ng dalawa sa silid. Nangunot ang noo ko at bumitaw na dito. Nahihiya saan? Na nakiyakap ka sa akin kahit may ibang tao. Ano ito? Umayos ako ng upo at pinakatitigan nito. Wala akong pakialam sa iisipin nila. Maluwag ang loob ko kasi wala naman akong ginagawang masama. At kung hindi nila masikmura ang nakikita nilang pagyakap ko sa'yo, problema na nila iyon. Alright, sabi mo eh. Naiiting saad nito at ginulo ang buho ko bago bumaling sa mga pagkaing nakahain sa mesa. Kumain na lang tayo bago magbago ang isip ko at ibang kainin kong nakakatakam pero hindi pa pwede lantakan. Makahulog ang saad nitong nagpakunot lalo ng noo ko. Ano daw? Naniningkit ang mga mata ko habang palapit sa kusina kung saan kasalukuyang naglilinis si Jane. Sumandal ako sa pintuan at nakinig sa pinag-uusapan nila habang naglilinis. Paano kayang naaatim ni Ma'am Jessica? Nakayakap si Big Boss, no? Annie, Alona. Pera-pera lang yan. Marahil pikit mata na lang si Ma'am sa bawat haplos ni Big Boss sa katawan niya. Sagot ni Jane sabay hagikik nilang tatlo. Napakuyom ako ng kamao at mariing
Napapikit para hindi ko sila maingudmud sa sahig. Pero nga ba? Mukha kasing anak ng mayaman sa Ma'am Jessica eh. Tingin ko natatakot lang yun sa kapangitan ni Big Boss. Saad ni Sarah sabay hagalpak ng tawa. Sino nga namang hindi matatakot kung si Big Boss na ang kaharap? Dagdag pa nito. Pero hindi eh. Iba yung nakita namin kahapon. Parang ang asaya-saya pa ni Ma'am habang nakayakap kay Big Boss. Ani Jay nasa ng ayuna ni Alona. O baka nagayuman na si Ma'am sa kapangitan ni Big Boss. Sabay hagalpak ng mga ito. Hindi na ako nakatiis at lumapit na sa kanila. Kaagad namang umayos ng tayo ang mga ito at yumuko pa sa akin. Masaya nyo ah. Tapos na ba mga trabaho nyo? Sarkastikong tanong na pinamayawangan sila. Napayuko ang mga ito na tila nahihiyang mga kuting na kay babait. O bakit natahimik kayo? Hindi ba't ang saya ng kwentuhan nyo? Ituloy nyo na. Dadagdagan ko pa. Gusto nyo rin bang malaman kung naghahalikan kami ni Hunter at magkatabing matulog? Ha? Madiinsinghal ko pa sa mga ito. Sorry po ma'am. Panabay nilang tatlo. Napahinga ako ng malalim at pinalingkitan ng mga ito. Baka sa kanilang may ilap ng mga mata ang takot at pagkapahiya. Listen, girls. Marin akong pumikit at bumuntong hininga. Hindi masama sa Hunter, katulad ng iniisip nyo. Tao pa din siya. Katulad natin may pakiramdam. Marunong masaktan. Please, sana ito na ang huling beses na pintasan nyo siya base sa mga nakikita nyo. Tandaan nyo sasabihin ko. Buksan nyo ang puso at isip nyo. Yun ang gamitin ninyo para makita at makilala ang nakapaligid sa inyo. Dahil madalas, kung ano na nakikita ng ating mga mata, siyang kabaligtaran ng katotohanan. Napatanga silang nakatingin sa akin na hindi makapaniwala. Ngumiti ako at lalong lumapit sa harapan nilang tatlo. Yumukod ako at tinawakan sa Alona at Jane sa ulo dahil pinagitnaan nila si Sarah. May sekreto ko sasabihin sa inyo. Pabulong ko kaya't nagsiyuko din ang mga ito para makinig. Napangisi ako nang gumuhit ang kuryosidad sa kanilang mukha. Mukha lang akong mabait na tupa. Pero ang totoo, isa akong international serial killer. At si Hunter, ang target ko. Ani ko at kinindatan ng mga ito. Nanginginig ang mga ito sa takot nang makitang seryoso ako at pinatapang ang itsura. Hayo niyo bang maniwala? Ngumisi ako at dinampot ang isang matalim at kahihabang kutsilyo. Nalalaka mga mata ng mga ito nang dahan-dahan kong dinilaan ang talim ng kutsilyo at mabilis na itinutok sa kanilang leeg. Ma'am, huwag po. Naiiyak na pakiusap ng mga ito. Sa susunod na marinig ko pa kayong pinipintasan si Hunter. Ako ang hihiwa sa mga dila nyo nang hindi nyo na mapakinabangan ang mga iyan. Paliwanag? Opo ma'am. Kandautan nilang sagot. Napailing na lang ako't muli binalik ang kutsilyo sa lagayan. Nakayuko pa rin ang mga ito na animoy na pa ako sa kinatatayuan. Natawa ko sa loob-loob ko at nasinda ko ang mga ito. Ma'am, gusto niyo pong kumain? Magalang na tanong ni Alona na ipinaghila pa ako ng silya. Ayoko, kape na lang. Mataray kong sagot. Agad itong tumalima at ginawan ako ng kape sa coffee maker. Pinanatili kong mataray ang itsura ko kaya't bakas ang pagkataranta sa mga ito. Nangingiti ako bumalik ng silid ni Hunter dala ang kape ko. Napahimas ako sa kilay kong mukhang nangalay sa ilang minutong nakataas habang tinatarayan ang mga ito. Success! Congrats, Jessica! Best Actress Famous Award ang datingan mo. Tumuloy ako sa library at naabutan doon si Hunter na prenteng nakaupo sa kanyang swivel chair habang pumipirma sa sandamakmak na folder sa round table nitong yari sa malapad at magandang uri ng kahoy. Napasimangot ako nang hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Palakad-lakad ako sa harapan nito pero hindi namamansin. Tumikim ako, sabay haplo sa lalamunan at pasimpleng sinilipit ko pero deadma pa rin ako. Naubos ko na ang kape ko at makailang beses na akong tumikim pero hindi pa rin ito namamansin. Nakaramdam ako ng kirot sa puso ko sa inaastan nito. Panabog akong tumayo at nagmarcha palabas ng silid nito. Nangilad ang mga luha ko at nagsimulang bumigat ang dibdib. Nagtungo ako sa veranda at tumunghay sa ibaba. Napakalawak ng paligid at nagkalat ang mga armadong kalalakihang panay naka all black at may sukbit na naghahaba ang mga baril. Napabuntong hininga ako at muling bumalik ng kwarto. Naagaw ang atensyon ko sa mahabang baril na nakasukbit sa taas ng bintana at natatabingan ng kurtina. Maingat ko itinulak ang pangsuluhang sofa at tumayo dito para maabot ang baril.
Munti ko pa itong nabitawan sa bigat nito kaya't na out of balance ako. Napatili ako na may sumalungati punong bisig sa bewang ko. Mukha ni Hunter ang nasilayan kong bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Maingat ako nito inilapag at kunot noong tinignan ang hawak kong baril. Sorry. Na-curious lang. Nakangwing sagot ko sa mga mata nitong bakas ang pagtataka. Gusto mo bang i-train kita? Napakurap-kurap ako sa isinaad nito. Ha? Sabi mo serial killer ka, pero buhatin lang ang baril na iyo, hindi mo pa kaya. International ha? Narinig niya? Nandun ba siya? Kailan? Paano? Nagpatianod ako kay Hunter nang hilahi na ako nito palabas ng silid. Dinala ako nito sa underground ng mansyon kung saan nagalat ang tao niyang kasalukuyang nagtotraining sa iba't ibang anggulo ng pakikipaglaban. Palingalinga ako at namamanghang inilibot ang paningin sa kabuuan ng lugar. May mga nag-aaral kung paano mag-asinta at ikabisa ang iba't ibang uri ng barila. Marami din ang nasa loob ng cage na kasalukuyang nakikipaglaban sa iba't ibang larangan ng martial arts. Nagniningning ang mga mata ko habang pinapanood ang mga kababaihang napaka-liksi habang nakikipaglaban ng martial arts. Basang-basa na sila ng pawis at may mga bahid na nandugo ang mga mukha pero patuloy pa rin sila sa pagtutraining. Marunong ka mag-self-defense, baby? Napatingala ako kay Hunter na ngayon nakikinood na sa pinapanood ko. Huwag mo nga silang tingnan. Ha? Inarapan ko ito tinila na sa ibang direksyon. Ayaw mo bang tumingin ako sa ibang babae? Panunokso pa nito na ikinaikot ng mga mata ko. Alam na nga eh, tatanong pa. Bubulong-bulong ko habang napapangusong nakasunod dito. Mahina itong natawa at hinapit ako sa bewang. Lihim ako napangiti at napalitan ng kilig ang inis ko dito. Ano ba? Lubayan mo nga ako? Mahina ang singhal ko. Suloso naman ang baby ko. Lambing nito. Hunter! Napatili ako nang walang pasabing binuhat ako nito at ipinaupo sa kanyang batok. Napakurap-kurap ako sa bilis ng kilos nito nang iangat ako na parang isalang paslit sa kanya. Nanginig ang kalamnan ko at para ko nahihilo ng maglakad na ito. Napakapit akong parang paslit sa kanyang ulo habang binabagtas ang hallway papasok sa training center. Si Hunter mismo ang tumutok sa training ko. At una nitong itunuro ang pagdepensa sa sarili. Sobrang hirap at sakit ng katawan ang inabot ko sa unang araw ng ensayo pero dahil desidido akong matuto, nagpatuloy ako. Sa loob ng 2 linggong araw-araw kong pag-ensayo sa larangan ng martial arts, ay napapasabak na ako makapaglaban sa mga babaeng tauhan nito. Tuwang-tuwa sa Hunter na makitang mabilis lang ako natuto kaya't sinunod nitong itinuro sa akin ang paghawak ng barila. Noong una'y talagang nanginginig ang mga kamay ko sa paghawak pa lang ng mga iyon hanggang sa nakasanayan ko na. Si Hunter mismo nagturo sa akin kung paano umasinta ng target at una kong pinapractice ang barilin sa ulo ay ang mga alaga nitong inahing manok na nagkalat sa poultry farm. Sobrang hirap asintahin ang mga ito. Mapapistol o with sniper pa ang gamit ko dahil malalaksing gumalaw ang mga ito. Hindi ko na malaya na paglipas ng araw hanggang buwan at ngayon isang taon na pala ako sa pamamahala ni Hunter. Naging mas malapit na rin kami sa isa't isa at ngayon hindi lang ako ang nakakakita ng tunay na kabutihan ng kanyang puso, kundi maging sina Sarah, Alona at Jane. Kasakasama ko na sila sa pagtatanggol kay Hunter sa mga tauhan nitong kumakakotsay akala mo na may kegagwapo. Pero kahit naging mabait na sa aming apat sa Hunter, nanatili itong mabagsik na mafia boss sa lahat. Patuloy pa rin ito sa trabahong iyon at hindi ko naman siya mapilit na lisanin na lang ang pagiging mafia at magsimula ng tahimik na buhay. Madalas ding napapalaban ang mga ito at hindi maiwasang malagasan ng mga tauhan. Ipinagpapasalamat ko na lang na magaling ito sa larangan ng pakikipaglaban dahil ni minsay hindi ito nagagalusan sa bawat operasyon ng kanilang grupo. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko. Kasalukuyan kaming naglalampungan ni Hunter dito sa silid habang nanonood ng TV nang biglang may sumabog sa labas ng mansyon. Napatayo kami sa gulat at tinakbo ang veranda. Nagkakagulo na sa baba sa kaliwat kanang pagpapasabog na nagmumula sa labas ng gate. Sinugod kami ng isang malaking mafia na kalaban ng grupo ni Hunter. Big Boss! Big Boss!
Malakas na kalampag ni Kuya Bolton sa labas ng pinto. Kaagad kami lumapit at pinagbuksan ito. Big Boss, tumakas na kayo! Masyadong malakas ang puwersa ng kalaban at paniguradong kayo ang target na itumba! Tumakas na kayo na, senyorita! Ako nang bahalang humarap sa kanila! Nanigas ako sa mga narinig at napakapit kay Hunter. Hindi, Bolton. Ikaw ang tumakas. Itakas mo si Jessica at ako nang bahalang humarap sa kanila. Kalmado pero may kadiin ang utos nito. Hindi! Ayoko! Umiling-iling ako at napaluhas ang sinaad nito. Palamlam ang mga mata nitong tumitig sa akin. Pilit itong umiti at hinaplos ako sa pisngi. I'll be back, baby. I promise. Ayoko! Pasagaw kong asik dito. Bring her out of here, Bolton. I trust you. Ano to? Sa kaharap at tumalikod na sa amin. Tumakbo ko at niyakap ito mula sa likuran. Ayoko! Ayoko umalis! Sumama ka na lang kasi, baby. Hindi ko kaya. Mahagulhol kong pakiusap. Pumihit ito. Muli ikinulong ang mukha ko sa dalawang palad nito. I won't die, baby. I promise. Dadalhin ka na ni Bolton sa pamilya mo but in your 20th birthday. I promise. I'll be there to greet you and claim you as my girlfriend. Anito at madiing humalik sa noo ko bago sa labi. I love you so much, Jessica. Huwag ka matakot. Hindi ka pababayaan ni Bolton. Ngumiti ito at sinayin niya sana si Kuya Bolton na umakay sa akin. Hunter! Ngumiti itong tumitig sa akin at tumanguna na nagpapahiwatig na umalis na ako. Hihintayin kita. Darating ako, baby. Darating ako. Tumalikod na ito at hinila naman na ako ni Kuya Bolton paakyat sa rooftop. Mabilis namin nilisan ang mansyon ni Hunter at si Kuya Bolton na rin ang naging piloto ng chopper na sinakyan namin. Umiiyak ako habang nakatanaw sa malawak na field at mansyon ni Hunter na ngayon kaliwat kanan ang pagsabog at pagdaing ng mga napupuruhan. Nakabibingin palitan ng putok ng baril at mga pagsabok ang naghaharing ingay sa lugar. Hanggang sa tuluyan na kaming nakalayo at ngayon palapag na kami sa rooftop ng aming mansyon. Pabalikan ko siya, senyorita. Huwag ka na umiyak. Naghihintay na ang pamilya mo sa baba. Magalang nitong saad habang inaalalayan akong bumaba ng chopper. Patuloy pa rin sa pagragasa ang mga luha ko at pakiramdam ko'y hindi ko na siya muling makikita pa. Kuya, please. Walang mangyayari kay Big Boss, senyorita. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko siya pababayaan kahit sarili kong buhay. Ay handa kong ialay para sa kaligtasan ni Big Boss. Napayakap ako dito at nakaramdam ng ginhawa. Alam ko namang si Kuya Bolton ang kanang kamay ni Hunter, pero hindi ko lubos akalain ganito siya katapat sa amo. Sa lahat ng tauhan ni Hunter, si Kuya Bolton lang ang bukod tanging hindi ko narinig na nandidiri at pinagtatawanan ang itsura nito. Kaya't kampante akong hindi nito pababayaan ang amo. Salamat, Kuya. Pakisabing iintayin ko siya. Isang ngiti. At pagtango lang ay sinagot nito at muli nang sumakay sa chopper, pabalik sa mansyon ng mga madrigal na ngayon kasalukuyan ng sinusugod. Mapait ako napangiti habang nakatingala sa chopper na papalayo na sa kinatatayuan ko. Hunter, maghihintay ako, baby. Napapilit ako sa likuran ng marinig ang dalawang boses na isang taon ko ding hindi narinig. Jessica, iha! Lalo ko napaluhan ang mabungaran sa mommy at daddy na ngayon umiiyak habang dahan-dahang naglalakad palapit sa akin. Ilang sandali lang na magkakayakap kami ng mga magulang ko habang umiiyak na may dalawang chopper ang muling naglanding dito sa rooftop namin. Napapahid ako ng luha at parang lulukso sa tuwa ang puso ko nang bumaba ang mga armadong kalalakihan na puro nakaitim. Nakangiti kong sinalubong ang mga ito sa pag-aakalang tauhan ni Hunter pero unti-unti ring nabura ang magandang ngiti ko dahil hindi pamilyar ang mukha ng mga ito. Nilukob ako ng kakaibang takot. Takot hindi para sa sarili kundi para sa mga magulang kong nasa likuran ko. Napataas ako ng kamay nang itutok nila sa akin ang kanilang baril kasabay ng pagtili ni mommy. No, please. Huwag ang anak ko. Nagmamakaawa kami. Umiiyak nitong sigaw. Hindi ko magawang lumingon sa kanila dahil sa takot. Come with us if you don't want me to kill your parents in front of you.
madiin banta ng pinaka-leader ng grupo. Walang pag-alilangan sumakay ako sa chopper kahit panay ang sigaw at pagmamakaawa ni Mommy na huwag akong sumama. Dinudurog ang puso ko sa bawat hikbit pagmamakaawa nito. Sabik na ako sa kanila pero nakahanda akong iwan sila para sa ikabubuti nila. Kahit kayang-kaya ko namang itumba ang mga ito nang walang kahirap-hirap pero hindi ko yun ginawa. Dahil kapakanan nila Mommy at Daddy ang mahalaga sa akin. Dibali nang ako ang magdusa. Huwag lang silang masaktan ng mga ito. Kaya ko ang sarili ko at may tuwala ko sa kakayanan kong si Hunter mismo ang naghasa. Ilang sandali lang ay bumaba kami sa malawak na field. Nakahinga ko ng maluwag pagkababa sa gilid at mabasa sa mataas na bakod ang nakaukit na Madrigal's private property. Nagpatianod ako sa mga ito nang hilahin nila akong parang paslit papasok sa malaking bahay. Bumungad sa akin ang maraming tauhan ni Hunter na nakahiga sa malawak na sala at dumadaing habang ginagamot ng ibang kasamahan. Nangilabot ako at nanginginig ang mga tuhod. Nagmistulang tubig sa ilog ang mga naghaluhalong dugo na umaagol sa sugat ng mga ito.